What's up mga kamotor? Ayan, makikita nyo itong Copy Racer 152. Ito ay gawa ng Mitsukoshi Motors under ng SYM. So, ang magiging topic natin ngayon is minor tune-up na tinatawag. Minor tune-up, ano ba yung minor tune-up na gagawin natin? Based dito sa motor na to, i-adjust natin yung valve tappet niya at lilinisan na rin natin yung carburetor gamit yung carb cleaner. No? Bali, start ko muna tong motor na to para marinig natin yung lagitik na tinatawag ng iba. So ayan, lumalagitik. Kailangan natin i-adjust yung valve tappet niyan para hindi ganyang kagaspang yung tunog niya. So at the same time, lilinisan ko na rin tong carburetor, no, para ma-refresh o gumanda-ganda yung takbo niya. Check din natin tong spark plug niya. Ito, check din natin spark plug niya kung palitin na ba o okay pa. Linisan natin kung okay. So ayan, sinet up ko lang yung camera. Bali, umpisan muna natin baklasin yung side cover niya, yung seat, tsaka yung tangkay niya para pag gumawa tayo, hindi nakakasagabal doon. Papakita ko rin sa inyo yung mga dapat tanggalin parte dun sa may head. Ito, tinanggal ko na yung bolt ng tangke. Bago ko siya tanggalin ng tuluyan, syempre, huwag niyo munang kalimutan i-off yung fuel niya. So, ayan siya. Ito yung arrow, nandito yung off sa gilid. Ayan, off natin siya. Tapos, hilain lang natin tong hose na to para matanggal siya. Tapos, makikita natin kung ano pa yung mga dapat tanggalin dito. Ayan, tanggal ko na yung tangke. So, sa part na to, ito kasi yung tatanggalin natin, yung tapit cover na ito, kabilaan. So, para matanggal natin yan, o mas madali tayo makakilos, tatanggalin ko itong bracket na ito, itong bracket na ito, tsaka itong aparato na ito, no? Para at least madali tayo makasigit sa inyo. So, ayan, nabaklas ko na nandito, tsaka yung bracket dito. So, susunod ko naman baklasin itong part na to para makita natin kung paano siya ita-timing bago natin i-adjust yung valve tappet niya. Itong part na to, bukas na siya. Ayan. Ito, kung mapapansin nyo, meron siyang markings sa dalawa. Tatapat natin siya dito. So, sa hati nitong cover saka dito sa cylinder, yun ang pinaka timing niya. Pero para mas sigurado tayo, mag base kayo dito. Meron dyang markings na letter T, tapos may katabi siyang guhit. Tatapat mo naman siya dito sa part na to. So medyo madilim, baka hindi ko mapakita sa inyo. Timing ko na lang siya, tapat na siya. So dito, hindi ko lang sigurado kung may kita. Siya nakatayo na, nakatapal sa buhit. Ang gawin na lang natin sa hindi pa masyadong familiar o hindi masyadong alam yung gagawin, galawin nyo to side play. Pag pareha silang may galaw, ibig sabihin na nakuha mo na yung timing niya. Pero pag nagkataon na tinaiming mo siya at pag ginalaw mo to pagilid, ay parehong matigas, ibig sabihin mag-ikot ka pa ng isa dahil hindi pa siya nakatayo. Ito yung intake, ito yung exhaust. So, check natin kung nasan dyan yung may clearance sa, o nasa intake pa siya, exhaust. Madalas nangyayari, pwedeng sa intake o pwedeng sa exhaust. Minsan naman, pareha silang may clearance. So, paano mo ba alamin kung may clearance siya? Sa part na to, pag inawakan mo yung tapet at kinalog mo siya,
pa-side. O, pa-side. Ibig sabihin, normal yung play niya. Pero pagka nagkaroon siya ng upper o ng pagtaas, yun ang hindi normal. So, ito mapapansin nyo, parang naangat-angat ko na siya. Daliri pa lang ginagamit ko. Hindi ko pa siya ginagamitan ito para mas mano ko yung angat. Pero nafe-feel ko yung pag-angat dito. So, yung procedure na ito, ganun din sa kabila. I-adjust natin. Luwagan natin itong bulb tappet nut. Tapos, i-adjust natin pa-clockwise itong tappet screw. Itong tappet screw, i-adjust natin siya pa-clockwise. So, hindi naman kailangan sobrang higpit. Pakiramdaman mo na lang, since wala tayong feeler gauge, ang tamang pag-adjust nito, pagpihit mo pa kanan at dumikit na siya dun sa valve, i-stop mo na. Then, higpitan mo naman tong tappet nut. Pag nagpita mo yung tappet nut, galawin mo siya ulit, side take, pangkaraniwang galaw. Hindi kailangan tukod na tukod. Sabi ko nga sa inyo, pag naramdaman medyo dumikit na tong tappet screw, stop mo na. Huwag mo na siya masyadong pihitin. And then, higpitan mo na tong tappet nut niya. No, itong tappet screw, pag dumikit na yun, yan. Ganun din yung procedure sa kabila. Adjust ko lang to. So, ayun. Natapos ko na yung pag-adjust. Hindi ko na naipakita gaano kasi walang magawak ang ating camera. Pero dito, okay naman siya. Kabila ang side plane. So, karaniwan palang ginagawa itong valve adjustment na to pagka sa minor tune up. Pero hindi naman lagi, no? Hindi naman siya kailangan i-adjust. So, sa mga nagtatanong, pakonsulta nyo muna sa marunong talaga para at least ma-check nila kung kailangan na ba i-adjust yung valve clearance. So dito dapat kasabay na yung change na yun ito. Gagawin na rin natin yan, tapos linisin natin itong carburetor. So kasama siya sa procedure ng minor tune up. So baklasin ko lang itong carburetor, 10mm lang naman yan. Luwagan nyo lang itong air filter. So gagamitan natin yan ng carburetor cleaner. Baklasin ko lang muna. Ayan, nabaklas ko na itong carburetor. So ito na ang gagawin, bubuksan ko ito. Since natapos na tayo sa pag-adjust doon, ito naman tayo, dito naman tayo mag-focus sa carburetor. So medyo maselan din to. I-step by step na lang natin. O bigyan ko na lang kayo ng diskarte para sa gamitan ko siya ng ito, carburetor tsaka choke cleaner. So sa pagbabaklas pala nito, medyo tandaan nyo rin kung ano yung mga tinatanggal nyo para hindi kayo malilito pag binalik nyo na siya. Galing dito so pagtanggal natin dito sa adjustment ng hangin niya, tinanggal ko na rin itong maliliit na to. So nakakalimutan niya kasi baka mamaya pag inisprayan niya ng carburetor cleaner, hindi niya mapansin kung saan tumalik to. Importante rin to, baka magpalya yung motor niyo pag hindi niya may balik ng maayos. So ayan, wala naman ang dapat baklasin. So sa procedure, tanggalin ko lang itong hose pala para para pogi. Ayan. Siyempre gamit yung carb cleaner na pinakita ko sa inyo kanina, lahat lang ng air hole dyan, lahat ng mga butas, isprayan natin yan. And then pag may natira, so kukunin ko lang ulit itong isang to, yung mahaba na to. Baka yung maiksi kanina sa airjet niya.
kan, itu yang RJ, itu yang Sagas, itu yang Sagas. So, ganun lang din yung procedure, may butas siya, spray lang natin. Spray lang natin siyang ganyan. Hindi kita mo na matatagos yun. Matatagos naman siya. So, para sa mga maliliit na butas niya, dahil may butas siya dito. Ayan yung mga butas niya. Ayan, takpan mo naman dito sa kabilang dulo. Since na tumatagos naman siya, takpan mo naman siya dito sa kabilang dulo. Then, para may sprayan din yung aircon niya sa gilid. Nalilinis agad kahit wala ka ng compressor dahil may pressure na nakakasama. Ito rin, ito sa mga pang XRM, mga wave dyan, SYM, mahab, medyo mahaba rin yung ganito nila. So tuloy tuloy lang yung procedure, ganun lang. So ayan, na finalize ko na. Bali inabot na pala ako ng gabi dahil hapon na ako nagsimula. So yung procedure na lang nung pagbabalik para hindi kayo malito. So una muna to, itong jet nya, yung gas dito yan sa mahaba, taas. Tapos itong hangin, off jet. Ito yung sa adjustment ng hangin. So dito nakalagay yan, washer muna na maliit, saka itong rubber. So ganyan, balik mo lang sya dito, dito. So sa pagtotoo nyan, ipita mo na lang muna siguro to, sagad mo sya ng higpit. Yan, maigpit na siya. Bali sa ganyang position, sa ganyang position. Yan, ang magiging endpoint mo. Yan, ang magiging endpoint mo itong baba na to. Tapos pihitin mo siya ng tatlong beses. So, one, two, yan. 3 and a half o 2 and a half pwede na yun, pero sa akin 3. So tsaka ko na siya adjust mamaya kung okay ba siya pag nakabit ko na. So yeah, sa mga jettings ganyan naman yung normally na pagbabalik niyan. Ito balik ko na rin to yung adjustment ng minor niya. Tapos ito, so dito siya nakalagay. So yan, ganyan. So mas better na wala na kayong gagalawin dito para iwas overflow. Iwas overflow din siya. So pag nag-overflow pala, karaniwan ito lang ina-adjust namin yung floater. Pero at the same time, nililinisan na rin yung carburetor para yung mga bara-bara niya eh nalilinis natin. So balik natin yung ganyan. Ayan, ganyan. So ayan, nabuko na tong carburetor, okay na siya. So ikakabit ko na lang siya. Siguro forwarded ko na lang tong video na to, before and after na lang tayo yung doon sa lagitik nya. Tapos yung tono ng carburetor, kung kailangan ko pa itutono, ipakita ko na sa inyo kung kailangan ko pa siyang itono. So what's up mga kamotor, bali nabuo na natin paunti-unti, para mabilisan i-ano na lang natin, sound check na lang natin. Bubuoin ko na siya at i-test drive ko na kung anong pagbabago yung nangyari sa kanya. At i-share mo na rin sa mga kaibigan mong nagmo-motor, no, para ma-inform sila o magkaroon sila ng idea sa paggawa ng sarili nilang motor. So sa part na to, start ko na lang siya. Na lang yung mga ilalabas ko, ilalagay ko yan dito. And peace out tayo.